Okay yan, at welcome back sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito nga, no, pag-usapan po natin ito nga mainit ngayon na isyo patungkol nga nito sa sinasabing polto dyan po, no, sa atin pong probinsya sa Surigao, mga kaibigan. At ito nga sinasabi na isang leader ng kulto na si Senior Aguila ay binunyag na ang mga kababuyan na kanya pong pinaggagawa sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na sa mga minor di edad, mga kaibigan. At ito nga, no, sa video na ito ay atin pong mapakinggan ito nga pahayag ng isa pong minor di edad na Elias Jane, mga kaibigan. At talagang napakahayo po itong nasabi na anak ng Diyos na si Senior Aguila, mga kaibigan. Salamat kaayo, Attorney Ruth. Salamat kaayo, Mr. Chair. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba? Sorry, bata pa. 15 pa lang po ako. 15 lang? 15 years old ka, years old, Jane? Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14. At yung yung asawa, 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na? Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon, yung pinaris ka ngayon. 18. So, nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon, 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sir, yes, kinasal? Mr. Chair. Nung kinasal siya, yung lalaki is 18. Apo. 18 na. Ikaw? 15. Bata talaga. 15 siya noon, Mr. Chair. Please continue. Apo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon, tama ba? So 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon last year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So grabe. Paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa iyo? Oo, ni Senior Aguila. Gusto. Sino ang pumili ng asawa mo para sa iyo? Si Senior Aguila. Oh, grabe. Si Senior Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senior Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa Kapihan. Pwede pong i-translate sa amin. At of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Niingon ko no si Mamerto Galanida nga walay child marriage sa Kapihan. Oo. Meron, Madam Chair. Meron. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga, wala ko na'y seremonya, kay dili man ko na siya pare. Naamang. Nako. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Permiro ana ipatawag ang mga secretary sa ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang secretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga body 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Oh, grabe. Hindi ipatawag ni jag mga body laki dito sa kubo-kubo na among gi may idang ko ana magpakasal. Dito, may dito ipalinya, baji, laki. Muingon si Senior Aguila nga, ikaw baji, ikaw laki ka mo. Muingon si Jada, pagkahuman ana, dili man mi maka, kay ingnon man mi nilang Janet Aho, nurseling nga, makasa mi og mubalibad, kay ginoon na ikunod ang ni Paris.
Sinong Ahok? Ano pangalan? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Merong, okay. Tapos, padayon, continue. Pagkahuman, mayingan si, pagkahuman sa pagkaminjo na mo, paulion mi, kay paibawag among nanay, among ginikanan, nga naminjo na mi, ipa, magpakuha mi, ninang o ninong, pagkahuman, anak, magsayal mi, diya magdamig buwak, magbaktas. Andali ha, sandali, mukhang Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi makakope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya, tapos attorney, please translate to Tagalog para ma-record ha? Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please continue. Yung sinabi niya na, sabi niya na, unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senyor Aguila ang magpapares. Oh, magpapares, mm-hmm. Sabi ikaw paired ka nitong isa. So hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Kalukuhan talaga ito. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ito may ipaki sa among ipares. Unja, may among permahan nga mamatood ngayong sugot mi. Ang gilis mo yung prako. Istoryahan mi partes nga mo na yung among bana, way maka, hiwalay na mo ka na lang kamata, John. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila. Tapos, may permahan sila na dokumento. At, anong dokumento yon? So, parang marriage certificate? Ano na yan? Basta kay gipasign mi adto, kami ba na asawa? Oo. Pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Mm-hmm. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pautan ako ang seremonyas. Nakakita pagkasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos, may pare na siya nagkasal. Ikaw ba, ginadawat ni mo si Kuan nga mamahimon mong bana? Ikaw ba na, ginadawat ba ni mo si Jane na may mong asawa? Something like that. Pagkahuman, giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, giyon saan nga seremonyas. How did he do that? Giyon saman ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo. Kanang maingon si Zanga, ikaw ba, Ji? Ikaw laki ka muna. Paghuman anak kay paghuman sa at among inog among ginikanan nga aminjo na mi magkuan mig ninang ug ninong ni among hawitan anak nga buwak ja picturean mi. Okay. So after the pairing, sinabi ni Jay Renz na ikaw babae, ikaw lalaki kayo na. So pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at ninang. Yun na. Pagkahuman ang nagminjo ni Dja, pagkaugma, ipatawag ni kay... Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yun. Prenuptial yun. Yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then? Pagkahuman sa mong kasal, kailangan magdog ni Ana, pauli. So, pagkaugma, ipatawag tanan ijang giminjo, dyan ay himoon nga counseling, nga muingon sila nga, kailangan imuna ng kwaon na imong asawa kay utrais na ni mong kwaon kay ito. Minjo naman mo. So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka ng kunin or rape yung ano mo, yung wife mo kasi kasal naman kayo.
Grabe. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan na among tulo ka adlaw di may makuha ngalan mi ka Diyos. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adjus. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong Mr. Chair, ano ba yung adjus na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape. Opo. Kayo. Opo, Ginoo. Opo. Senator Risa, sandali lang. Yes, Mr. Chair. Na, andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Hanggang nanay tas. Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Huh? Your Honor, she's under an alias, so she cannot... Okay, okay. Pero andito yung mother, father niya? Wala, wala. Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan. Yes, Your Honor. Kaloroy ko lang kasi gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge the name of the parents. Kaya nga. Sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive session or kwan. Gusto ko makausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, masugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senyor Aguila kaya makasakami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Oo, grabe ito. Parents mo, pumayag, ikasal ka, 14 years old. Pumayag siya. 14 years old ka, no, kinasal ka, di ba? Oo. Anong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Nusunuran kasi sila doon. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa niyo. Unsay nahitabo pagkahuman giingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga bana nga i-rape mo? Unsay nahitabo human? Gipaulit naman mi adto pagkahuman nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senyor Aguila. Oh, grabe naman ito. Tapos, yes, Mr. Chair. Nakapagtalik kayo? Ha? Iyak ko yung sugon. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan nga. Sige, ha? Sugot na diha kay biskay ingon na nang kuhaan kay ginoon na nang ingon nito sa di paghapon ka pero di mo gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag-ano sa'yo, nag-ask ba? Oo. Sige. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos, no? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabaliin nun na si Senyor Aguila nga kasami ang anak na dili may mapahilabot sa among bana nga authorized na among tanak kay Minjo na may... So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Unsay may tabo ko, ingnon mo nga nag-adyos ka. Kailang matawag o adyos ng maglikay-likay kasi yung bana, di ka magpahilabot. Oh. Muna ay adyos sa amo.
kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may mahitabuan na nimo? Ano? Istoryahon mi, inon mi nga, ipasabot mi na ngaman ko, no, di ko nami magpahilabot. Nga na, nama, internal economic, ng anak mi. Opo. Kakausapin sila, Your Honor, sasabihin na maimpierno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik, ay pupunta sa impyerno. Jane, sino ba si J. Renz Quilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila siya na siya ang Ginoo lamang ang luluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Grabe ito mga kaibigan, ano? Ang panluloko nito po nga si Senyor Aguila, no? At talagang nagpapakilala pa siya na siya ang Panginoon, mga kaibigan. Oh, grabe po itong panluloko na ito. At binaboy po niya ang ating pong mga kabayan na naniniwala naman po sa kanya, no? At siguro mga kaibigan, no, sa kanya pong mga pananalita na yun na nga, no, ay siya po ang Panginoon at yun namang iba na ating mga kababayan na madali lang po niyang nauto at natiwala naman po mga kaibigan. So mahirap po talaga pagka kulang po tayo, no, ng tiwala sa ating mahal na Panginoon, na yung bang iniisip po natin na ang ating mahal na Panginoon ay mayroon ba o wala, no? At mayroon pong isang tao na lalabas at magpapakilala na siya po ang Panginoon, eh agad-agad naniniwala po mga kaibigan. So dapat po talaga ay maniwala po tayo na ang ating pong Panginoon ay iisa lamang at wala na pong iba pa na maging pang makilala natin na Panginoon kung hindi ay ang anak ng ating pong ama na si Ginoong Hesu Kristo lang po mga kaibigan, no? Para hindi na po tayo maloko sa mga katulad po nito na nagpapakilala na isa po siyang Panginoon, mga kaibigan. Tingnan mo naman yung mukha ay parang abnormal naman po mga kaibigan ang tao na ito. Yung ating po nga natitingnan, no? Ang kanya pong mukha, no? Pero ay nakakapangloko pa rin po mga kaibigan ng mga tao, no? Marami po ang sumanib po sa kanya pong kulto. Nasa 4,000 po, no? Mahigit po pong mga tao na sumali sa nasali po, no? Na kulto na ito. So dapat po ay magising na po itong ating mga kababayan na naniniwala na isa pong Panginoon ito. At ay tumiwalag na dyan sa kulto na iyan. Sinisira lang po nila ang kanilang kinabukasan, lalong-lalo na po ang kanilang mga anak, mga kaibigan, dahil nga sa kanilang paniniwala nito pong nagpakilala na Panginoon, mga kaibigan. Talagang mahirap po pagka ganito na yung bang madali lang tayong mauto. Kaya ay marami din po ang mga katulad nito ni Senyor Aguila na gumagawa nga ng panluloko sa atin pong mga kababayan, dahil ay mayroon at mayroon talaga na mga tao na hindi na po mag-iisip na yung bang mga sinasabi ng tao na ito ay totoo o hindi. Pero sa katulad dito ay talagang hindi po paniwala, mga kaibigan, ano? Kasi po sa akin po, mga kaibigan, hindi po ako paniniwala na isang tao magsasabi na siya po ang ating Panginoon, mga kaibigan, dahil ay alam po naman natin ang ating mahal na Panginoon ay hindi po gumagawa ng mga ganyan po na klase, no, na itiwalag po ang mga tao sa iba pang tao, no? Dahil ito po sa nangyayari ay parang tiniwalag po sila sa kanila pong mga kaibigan, mga kamag-anak na hindi po sumanib, no, at dinala po sila sa isang lugar na sila lamang ang nandoon na kaibigan at wala pong ibang tao na pwede pong pumasok doon na kung hindi po ay mga membro lamang sa nasabi pong kulto. So kailangan lang po natin na matatag ang ating paniniwala sa ating mahal na Panginoon para hindi po tayo matulad sa mga tao na ito na naging biktima nito pong isang tao na nagpapakilalang siya po ang Panginoon na walang iba. Ito nga si Senyor
Aguila, mga kaibigan, na akin pong dinadasal na ito po ay maparusahan at mabulok po sa kulungan, mga kaibigan, dahil ay hindi na po maganda ito po nga kanyang ginagawa sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan diyan po sa Surigao, mga kaibigan, no? At sana po itong mga nandyan pa ay magising na po sila sa katotohanan na ang lahat po na ito na ginawa po ni Senyor Aguila ay walang katotohanan po, mga kaibigan. So ayan, at pakicomment po, mga kaibigan, inyong mga suggestion at public opinion dito po sa ating pong napanood ngayon, no, na mga pagbubunyag ni alias Gene, mga kaibigan. At muli, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, suporta sa aking YouTube channel, ganyan sa aking Facebook page. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, pakilike naman po at maaari po ay pakishare na rin. Maraming salamat po, no, sa inyong patuloy na pagsubaybay. At see you po sa next video ko, God bless sa lubas. At palagi lang po mag-ingat, saan man tayo naroon.